Welcome to Cinema News, ang bida ng upcoming action comedy film, Mom Chief herself, Mom Chimelay Cantiveros Francisco. Hello! Ate B, thank you so much, Ate B, dahil binigay mo ko ng chance na makapromote dito sa Cinema News. Mas maraming salamat sa'yo kasi nga, grabe yung busy ng schedule mo sa pagpapromote ng iyong pelikula around the Philippines. Dediretso na ako sa aking first question. Gusto ko itong tanongin, anong pakiramdam na ikaw ay tinatawag na Asia's comedy star? Ate B, kayo ka lang kayo rin nagsasabi kasi niyan, mga kaibigan ko. Yung pinapiniwala niyo mga sarili niyo. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Lumipat naman ako sa kabila. Kayo nila, Robby D. Si Robby D ang nagkonkuha niyan. Umpisa-umpisa niyan, nagigigil ako. Pero walang katotohanan niyan, Ate B. I love you. No, grabe naman. Hindi. Deserve na deserve. Dahil syempre, iba't ibang mga audiences talaga yung napapatawa mo sa Magandang Buhay, sa PBB dati, tapos syempre sa It's Your Lucky Day, kamakailan lang. Pero ngayon, on the big screen, dito sa iyong pelikula na ikaw ang starring role! Yes! Kailan mo unang nalaman at kailan unang inoffer yung role na to sa'yo? At syempre, anong naging reaction mo? May lang to or June. Napag-usapan lang nilang dalawa magkaibigan kasi director namin si Madam Kring. Kaibigan, best friend niya, ang producer namin na si Happy Sigo, Pop Live World, na kung saan 25 years silang nagpapadala ng mga Korean stars dito, mga Korean K-pop stars, concert, at ibang bansa din yung mga the course. 25 years silang nagdadala ng mga international artists dito para mag-concert. Napag-usapan na nila kasi sa 25 years, gusto daw nilang magkuha ng bago naman sa pop. So parang magawa na sila ng movie. Ito napag-usapan nila kasi silang dalawa mismo, kaibigan, is K-pop fan talaga sila. So ngayon parang, mag-usapan K-pop, paano kayo kung magkaroon din ng movie? Basta sa pagiging K-pop fan. Pero, hindi mo maiisip na K-pop fan din siya. Dahil siya ay isang maghihiting din ako ng police. Isang half gabi lang na usapan, na parang 5 hours na usapan na nakagawa na agad sila ng script, magkaibigan. Tapos na ganyan, sige, gawa natin niya. Yun na nga. Tapos naisip nila, sinong bida mo? So ang bida niya, wala na siya ibang naisip at TV. Kundi ako at TV. Alam mo, sarawa ka. Ako din hindi ako makapaniwa. Sinabi ko, ano po nakain nyo? Gusto ko nga malamit ko ano nakain para ipakain ko na sa iba. Sabi ko, the spiritual. Sabi niya, si Melay. Alam mo ko bakit niya ako na inaalala, Miss Ate B? Alala niya ako dahil doon sa graduation 7 years ago. Graduation ni Mela, kas ka ng kaskulmate ng anak, eh, Mama Happy. So, kasi na-late kami sa graduation, Ate B. Tapos mukha akong tanga. Mukha akong tanga, pero talaga confident pa rin ako naglakad doon na kahit na na-late kami. So, tawang-tawa siya ang utak doon yan. Babae to, wait, late na nga, pero confident pa rin siya. Yung parang kapal na siguro na mukha ko. Sabi niya, yun ang bida natin. Hanap na ako, TV. So, ngayon, ang kaibigan mo niya, si Miss Bernadette Allison, siya, lapit mo sa Instagram, DM mo doon. Direct message mo lang. Pag direct message sa akin, TV, kayo, ka nang, this is Happy Sigo. Alam ko, man, legit talaga siya si Happy Sigo. Pwede ko, ikaw ang maging bida ko sa movie ko na first ng pulp kuan studios. Kulo, nung meeting ako ng asawa niya, nag-meeting na kami. Ang bilis ang pangyayari. Nag-meeting, so tinaray naman namin, baka bodol to ha. So meeting, doon na yung asawa niya, yung CEO. So, sabi ng asawa niya, ka-English, asawa niya, you have to accept, basta English yun eh, so kailan mo di ba? Sabi niya, ano ba? Basta English na, sabi niya, ano, tatanggapin mo ba ito? Kasi, nilatag na sa akin. Kasi kung tatanggapin mo to, sobra daw happy nila. Pero kung hindi mo to tatanggapin, mag-iiba sila ng movie for Pulp Studios, for first movie ng Pulp Studios. Pero, ako pa rin daw ang Ma'am Chief kung gusto ko daw yun, na story. Oh my God! Kaya yun, diretso na TV. Ang pinaka-excited ko kasi nga, mag-shoot sa Korea. Deserve na deserve mo talaga yung Ma'am Chief. Lahat ng taong nakapanood pa lang ng mga teaser, ng mga trailer, talagang inaabangan na. At yun yung isa kong gustong tanongin sa'yo kasi ang naalala kong kwento tungkol sa project mong ito is usually pag ganyan, lalo na meron kayong mga Korean stars na nag-cameo guesting, di ba? Sobrang top secret. Pero ang nangyari sa'yo, parang nag-story-stories ka lang. Tapos, ang sinabi mong naalala ko,
ikaw lang ang pinayagan na mag-post at sabi nila, sige, ituloy-tuloy mo na. Sa lahat ng mga grupo namin, nagsushooting kami nila, Alora, lahat, bawal mag-post. Ako lang muna mag-post. Kasi, grabe naman kasi si Lorden, during that time, nag-trending ako at TV. Napumunta ako ng Korea. So, akala nila walang kwenta yung punento ko ng Korea. Akala nila gala-gala lang. Yan pala, may shooting din ako dun. So, sabi ni Inang, sabi nila, sige go, pwede naman ikaw mag-post. Gamitin natin yung pagkakuan mo, pagka-trending mo, para naman malaman, para alam na din nila na may ginagawa kang legal sa Korea. Kasi parang pa illegal na yung mukha ko doon. Ang igay namin magkakapamilya doon sa mga pinupuntahan namin sa Korea. Grabe yon, kasi syempre bitbit mo ang iyong asawa at ang iyong mga anak sa Korea, na I'm sure na-enjoy nila yung iyong panahon na yun, ano. Pero yun, doon nga nauso ang Kamsami. Yun talaga ang naging origin story, kumbaga, ng pinauso mong Kamsami, na lahat ng tao, yun na ang tawag sa'yo ngayon. Oh, Kamsami na ang tawag sa'yo, TV. Yung mga Koreans naman na cross, sabi na, parang sabi nila, sinasabihan nila ko, TV, don't say Kamsami. Parang na, nabibitin kasi sila, kasi ang Kamsami, diba, thank you. Sa, at parang sa atin, salamat. Ngayon ko, pag sabihin ko daw na, Kamsami, salam. Parang sinabi ko daw na salam. Parang sabi nila, so parang, sabi nila, please complete it. Sabi nila, pero wala silang magagawa. Tila mga tao, sabi nila, Kamsami. Kasi parang nakakapagod din kasi tapos yung Kamsami doon. Tapos lagi na Kamsami doon. Ganun ka na lang ganun doon sa Korea. Kaya sinortkatan ko na lang Ate B. So, mabuti na lang nag-trending Ate B. Kaya para meron din silang hint na kahit pa paano, ayun pala yung pinunta ni Mele doon. Panoorin natin yung movie niya. Parang ganun. Yes. At isa sa mga nakakatawang lagi mong pinapost noon, yung crew nga yung lagi mong pinapost. Kasi nga, hindi mo pwedeng mapost ang mga kasama mong artista, di ba? So, kamusta ang experience katrabaho ang Korean production crew? Alam mo, Ate B, nagamin na kami doon mga palahuli na tapos talagang sobrang close na kami. Na umamin na sila nung una daw, hindi daw niya maisip ba't daw niya tinanggap yung una, dahil kami yung unang eksena ni Alora kasi yung una niya nakita ng artista. Dalawang isip daw siya. Pero nung anaunan niya pag third day, fourth day, parang napaloob na yung mga yung ano na sa amin, na masaya sila sa amin at TV. Sobra silang parang nasipang nga sa amin eh, kasi ang very mabait daw kami ng artista sa kanila. And aside from that, meron sila natutunan sa amin na sabi nila, pwede naman palang maging masaya habang nagtatrabaho. Kasi sila, talaga, ganun talaga sila. Serious? Parang serious? Nakasapatos, tapos may mga para pernalist sila dito. Tapos yung, talagang, may kunting pimples lang sila konti. Lalagyan agad nila ng patch. Meron sila ka-very equal sa mga mukha nila. And then, talagang na-amazed ako doon at TV kasi 8 hours talaga ang trabaho namin. 8 to 9 hours, ganun. Kapag mo sobra dyan, kailangan talaga, kuanin mo na, kailangan mapakiusap ka na. At kung nakiusap ka, tapos meron isang Korean na hindi talaga, kahit utility pa yan na Korean, hindi talaga pwede i-pursue because pinapangalagaan nila ang kanilang karapatan bilang trabahador. And then, okay, sa 8 hours or 9 hours, mga ganun, kasama na doon ang lunch. At yung lunch at may restaurant. Restaurant ka every now and then. Hindi yung parang pack-lunch atin. And mini-enjoy nila ang food. At talaga may lang. Kasi sa 8 hours o sa 9 hours o 10 hours na work na yon, hindi sila pwedeng magpahinga. Nagigis lang nakatayo lang doon sa gilid at laging ina-assist yung kanilang boss. Kaya pag lunch, binibigyan talaga nilang time. Ganun pala sila. Ano yung sinabi ko, yung isang assistant director, namin na girl, assistant director din ng Crash Landing on You. Umulan man at hindi umulan. Tsaka wala kaming tent-tent dun ha. Pati sila Lee Sung-gi at tsaka sila Dojian. Just a pang-taping na seat lang, nasa gilid ka lang, naka-wait ka lang sa iyong eksena. Dapat memorize mo na agad yung wall. Kung hindi mo memorize, makikita mo yung mga Korea. Sabi ko dun sa Korean, sabi ko, kasi umulan, so nag-tent mo na kami ko, sit. Sabi ko, ginawa kong aso, sit. Have a seat. Sabi ko, sabi niya, no, because pay respect pala sila sa boss niyo. No, we can't sit because my boss is standing. Kasi nakatayo yung boss niya, nakatayo din sila. Alam niyo, nakaka-amaze yung work ethics nila. Yun ang daladala ko nung pagdating ko dito ulit na parang importante talaga na pangalagaan mo ang trabaho mo. Sila hindi, wala silang, ang trabaho nila, kunwari ang trabaho mo is lightsman or trabaho mo is cameraman, hindi walang nagtatanong, walang kasi alam na nila ang gagawin nila. Kumbaga parang,
Kaya sasabihin nung DOP nila, Zin Zambungge! Tapos pupunta na agad sa, titingin lang sila sa camera, o sige! Gano'n agad, gano'n agad sila. Gano'n sila, may parang naman sila mga, gano'n agad sila, parang alam yung gano'n. Natawa nga ako, tingin na amaze nga ako sa kanila kasi nakatayo lang sila lahat. At, hindi yung parang, kunin mo yung ganito. Hindi, alam na nila ako na ito ang right sa kailangan ko. Kinuha na ng isa. Yung isa, hindi naman sila nag-usap, pero kinuha rin yung isa. Tapos gano'n, ang galing, sabi ko. Iba talagang work ethic. Tapos nag-feeling pa ako, TV, sabi ko dun sa isang Korean. Gano'n. I will buy you a drinks. What you want there? Wala mo na nasampal ko sa sarili ko. Sabi niya, we have free drinks in the morning and in the afternoon. Sabi ko, you free me. Sabi ko na lang. Kasi bakit? Libre pala sa kanila. Parang talagang, pag may work ka talaga, alam mo, meron talagang benefits dapat ikaw. Mm-mm. So, hindi ka maaawa sa kanilang, di ba tayo dito pag pauwi na tayo? Pag uwi na tayo galing shooting, naawa ka na dun sa lightsman natin, naawa ka na dun kasi parang gutom na yung, parang, tas, parang walang tulog yung iba. Dito sa kanila, hindi ka maawa kasi mas glass skin pa sa'yo. Sabi tapos yung cameraman namin, yung cameraman namin, pagtingin ko, yung uwian na, pagtingin ko, ah, ang sasakyan, BMW, the best. Tapos, galing, nagaling naman nila. Na-amaze ako sa work ethics nila, pero, ang na-amaze nila sa atin, at pinapagalit na doon kami ng direktor, dito pinagalitan yung mukha. Pero dito nakagano. Mm. Nakangiti. Wala. Hindi daw natatakot pag pinapagalitan. The Filipinos are very happy. They're very happy even though the situation kahit na daw parang hindi na masushoot yung isang sequence. Pero kami, okay. Ganun, na-amaze naman sila sa atin. Ganun. Ang galing. Grabe yung experience, I can imagine. At saka parang ang puro masaya yung kwento mo. So, meron bang mahirap at all dito sa ginawa mong pelikula? Meron bang challenging at all? O sobrang nag-enjoy ka lang talaga? Ate, ito talagang project ko na pinakasobra talagang nag-enjoy ako. Kahit may mahirap, in-enjoy ko. Kasi bakit, Ate B? Yung mga feeling na mag-shoot ka sa Korea, parang is a dream come true ba? Dito ka na shoot sa atin dito sa Manila. Parang feeling ka na nga masyado. Ano na lang sa Korea? Tapos tumitingin din yung ibang Koreans, yung mga residente ng Koreans, bakit sino yung artista? Pakitingin sa amin, yung kami ng dalawa ni Alora, parang na-prostrate yung mukha. Oh, mga talikod, balik agad yung mga. Kasi isilip nila, sino yung mga artista to? Nung kami nakita, parang na-prostrate ba? So, pero ang pinakamahirapan na talaga ako sa action. Hindi naman ako action star talaga. Tsaka yung mga laban-laban scene namin, doon ako nahirap. Ang galing lang talaga ng aming mga Korean crew dahil mabilis nilang makuha yung mga shot. 6 months pala bago ang shooting. Palabas. Dahil pala sa mga eksena. At saka, meron talaga silang tawag niyan yung drawing. Para yung sa commercial. Oo, may storyboard. Para hindi na daw, at pupuntahan pala nila yung eksena na lugar every kuan. Kasi doon sa board, ang lightsman, makitingin na siya doon na ah, ito yung gagawin ko. Ito yung ilaw ang gagawin ko. Ang cameraman naman, alam na niya ang gagawin niya. Ikaw, director, nandun ka na lang sa kuan. Alam, yun na lang ang kuan mo. Ganun pala sa kanila, pinaghahandaan, organized talaga sila. So yun ang TV na amazed, you know. Pero ayun, napakasaya. Actor. Napakasaya ng cast niyo. Ikaw, si Alora, si Jenica, si Karel, marami pang iba. Pero syempre, ang pinaka na-excite ang mga tao ay ang mga opa na nakasama mo dito. Kamusta? Anong una mong sinabi nung pinakilala kayo at anong sinabi sa'yo? Sabi ko, anyo nga sa'yo. Very kuan talaga, very professional. Kapag maghihintay sa set na sa upuan lang, nakaupo lang sa cafe. Hindi na papunta sa tent pa, wala mga tent. Sino una mo na meet? Ang una kong na meet is si Lee Seung Gi. Ay, grabe. Tapos pangalawa si Yeon Joo. Kamusta siya? As in, yung itsura niya in person, yung itsura din niya sa pag pinapanood natin. Yes, kung ano yung itsura niya sa pinapanood natin, yun ang itsura siya. Ang gwapo at ang bango. Sobrang bango. Hindi nga ako nasasalita, kabaga ako ang maamoy niya. Pero grabe nilanta ko ng mga kindi at ang bibig ko. Talagang bahala nang mag-amoy liniment akong bibig ko dito basta i-direction na to. Tapos dito talaga eksena namin at TV mo. Sasa. Oh my God. Ako hindi na ako humihinga. Baka may maamoy din sa hinga ko. Kaya sabi ko, tapos ang gwapo niya, tapos grabe, yung makikita mo talaga yung damitan niyang opa talaga sila. Yung makikita mo sa mga K-drama talaga na ganun. And very professional. Mm-hmm. Very professional. Magandang sarili gagawin niya sa ako. Pero na-amaze ako bakit?
yung manager ni Lee Sung-gi kasi pinakita, this is the main kaya, and this is the bida, parang bida daw ako. Parang napaganon yung mga kasama ni Lee Sung-gi. Si Lee Sung-gi sabi niya, ay, naapi siya sa akin. Pinapaganon yung kasama ni Sing. Pinapaganon siya, parang, parang labang iba. Parang ganon siya, parang gusto na sabi niya. Grabe ka naman. Hindi naman, alam ko talagang katotohanan talaga yun. Hindi mo rin sila masisi. Pero tinanggap ko na rin kasi sa may sweldo yun. Wala akong problema. Kasama na yun sa sweldo ko na bayad yung mga pang... Pero, na-amaze ako kasi yung isang manager niya, sinabi na, I watch you! Pinanood Saan daw ka niya daw ako niya napanood? Sa movie ni Alex. Entitled. Sa Netflix. Napanood daw siya. Netflix! Oh, so I watch you. Sabi ko, Oh. Watch you. Watch you, Maymay. Si Doji Han naman, kamusta siya nung nakilala mo siya? Nung na-meet mo siya? Diba, nag-uusap-usap pa kami about sa life after G. Sabi pa ni Doji Han. Sabi niya, kanang, kanang, kasi English naman kasi yun. Sabi niya, what are you? Kanang, ano daw ang, dito daw ang pamilya ko kasi nakita kasi nag-follow din siya sa akin. Siya, dito yung pamilya ko. Yes, my family is here. Ah, nag-follow din siya sa'yo. Oo, sabi ko. So, nakita daw niya sa akin na nandito din pamilya ko na ibang hotel sila. So, kung either you stay in Korea, sabi niya, oh my God, I enjoy here with you. Ah, kaya Oh. Hindi ka pwede mag-ganong-ganong. Mahirap ka baka sabihin niya, baliw siguro itong babae ito. Hindi ka pwede mag-joke-joke sa kanila kasi gano'n. Kasi baka hindi nila alam yung humor natin. So, yun. Apakagwapo talaga. Apaka. Iba din kami talaga ni Doji Han din talaga. Grabe din yung aming eksenahan. Grabe. Iba chemistry, ha? Isa pa, syempre na sobra kong saya para sa iyo dahil nanood din ako ay ang naging 12-day run ninyo sa It's Your Lucky Day. Kitang-kita naman ng lahat ng tao na sobrang naging family talaga kayo. As in, sobrang saya ang binigay nyo sa mga tao habang naka-break ang It's Showtime. Na-curious ako kung meron bang panghihinayang sa iyo kasi nga 12 days lang yung naging pagsasama ninyo for It's Your Lucky Day. Ako naman, Ate Binong, in-offer sa akin yan. Siyempre, ang pinaka-number one goal talaga natin is, lalo na ikaw, di ba, pag i-offer sa atin yan is, tulong natin sa kapamilya network natin. Kasi hindi to naman tayo, hindi lang para sumuldo, kundi para tumulong. Kasi marami din naman tayong schedule, di ba? Pero ito, Ate Binong, in-offer sa akin, inisip agad din kita. Sabi ko, sila Kim, kapay, showtime pala si Kim, tapos, si Ate Binong, kasi, pero hindi naman kasi pwede tayong ilagay sa, kasi ano to, PBB, tayo na ulit. Sabi ko, hindi pala pwede. Pero nung nalaman ko, nung si Robby ko, salamat Lord. Si Robby din, at saka si Negi, kasi close din kami ni Negi, kasi sa Pi Channel. MD, So sinabi din, nakasama din si Jenica. So inuwan ko na talaga, sige. Gimana na ako. Ikuwan ko na yun, okay ako sa 12 days. Pero alam mo na 12 days. Wala talagang, pero siyempre sabi naman iba na iyak-iyak kami nung dulo. Maiyak ka talaga, kasi wala namang nakaka-ready talaga sa goodbyes. Naiyak talaga kami kasi syempre yung banding namin kasama ang mga staff. Ay, hindi ko naman masabi na panghihinayang kasi sinis the moment naman namin ang isa't isa doon lahat. Nang magkasama kami, lalo na si Kuya Luis, mas nakilala namin, talagang may pagkasira ulo talaga to si Kuya Luis. Wala namang panghihinayang pero mayroon yung lungkot na parang si Punks meron kami, separation anxiety. Si at Pans. Meron na kami thread, may thread na kami, nag-uusap kami sa thread, oy, kamusta naman? Oh, syempre. So, ibig sabihin ba kung matuloy ang hinihingi ng mga kalaki na matuloy ito, either sabi nila before TV Patrol o sa weekend, ibig sabihin pa, mag-yes ka kung sakasakali? Of course, Ate B, sino bang hindi mag-yes doon na talagang nakuhaan na yung rapport nyo, na-build na yung rapport nyo at na nagkaroon na kayo ng bandingan? Sino bang hindi makaka-yes yun? Kung bibigyan na chance, kung hindi naman bibigyan, walang problema naman kung ano ang plano lang. Hindi naman pwede-pressure din ang ating kapamilya network kung ano lang ang kwayan na. Hindi pressure yung final episode, sabi ni Melay, we are now signing the contract. Kasi sabi ko sana signing off, iba ka naman ma-off din yung mga kasama. Gusto ko na mag-signing off. Sabi ko, signing the contract. Sabi ko din lang para ako. Pero, ang kung sayang. Kung ano lang good ang kaya, wala naman kami problema. Oo naman. Siyempre, you're so busy now. Alam kong nag-cycle kayo sa magandang buhay, tapos 12 days ka nag-daily, tapos may You're the Boss, tapos may pelikula pa. Sobrang busy ni Ma'am Shimels. Anong nararamdaman ni Papang Strolls na sobrang busy ka naman at talagang peak ng career?
ang nararamdaman ni Papang is talagang katahimikan sa buhay. kasi nung ilang araw na wala ako dito, talagang nagkaroon sila ng serenity. Nagkaroon na siya ng serenity sa big mouth, pero sa mga small mouths, andito pa rin. Ganun pa rin napapasok. Sobrang happy naman siya. Sobrang happy siya. Sobrang happy talaga. Sabi niya, lalo na nasa Korea kami, sabi niya, ga, alam mo, pinangarap ko ba yan sa iyo? Sabi niya. Oh. Sabi niya, pinangarap ko yung sino magkaroon ka ng ganyan. Saka, sobra daw niyang na-proud daw dahil sa Korea pa talaga na isa din sa Korea ang gusto ba niyang punta sa nag-shoot-shoot. Hindi lang daw talaga niya maisip. Ha? Kaya sabi ko, ang color grading ba sa Korea? Pa, sabi ko sa kanya, ang color grading ng movie, sobrang mahal sa Korea. Yun ang color grading namin. Doon nag-color grading ang ano yun, yung Parasite. At saka yung Train to Busan. Sabi niya. Wow. Sabi para sa lahat ng mga nanonood, ang color grading ay kapag kunyari sinuot mo si Mela ngayon, yung kulay na na-record, kumbaga sa video, iaano pa? Aayusin pa. Diba? Parang ganyan. Oo. Binatawa ko tabi kasi ang sagot ni Jesus. Upapang sa Korea pa ang color grading. Sabi niya, sa Korea pa ang color grading? Yung dalawa naman ni Alora nakikita dyan. Hindi na ng iPhone 14 yan. Yung dito nandun sa kabakabaksos mo talaga. Anong pinakain nyo kay Inang? Sabi niya. Loko-loko lang naman niya. Pero alam mo yung tawang-tawa ko. Dahil ginagawa namin. Yung alam mo yung hindi kami makapaniwala. Ginagawa namin kalokuhan. Siyempre happy si Papang para sa'yo. At talagang ako sobrang happy na peak ng career mo. Eto na, Ma'am Shimels. Please invite everyone na manood ng iyong pelikula sa mga sinehan. At we thank you so much. Iniimbitahan ko po kayo mga ka-Cinema News. Suportahan niyo po ang pelikula namin, Mom Chief po, The Shakedown on Seoul. Dahil yan, kasama ko dyan sila Jenica Garcia, Alora Sasam, Karil, Miss Bernadette Allison, Enzo, Almario, Selagia, Justin, Mayores, and Manel Sevidal with Pepe Herrera and Derek Altantay. With kasama namin si Lee Sunggi, Dojihan, Yoju, and marami pang mga Korean din na mga makikipapanood nyo dyan. With the collaboration of Korean and Filipino, na talagang nagsama sila, nagsama yung comedy ng Korea at comedy ng Filipino. Supportahan nyo po kami, directed by Direk Kring Kim, and produced by Pulp Studios. Supportahan nyo po, November 15 na po yan. Open na po yan sa lahat ng mga cinemas. And that's it for our episode this weekend. Thank you so much for watching and, as always, for making us a part of your weekend habit. Do follow Cinema One on all our official social media accounts. We'll see you again next time. Once again, happy weekend. This has been Cinema News.